Handa na po ba kayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Amen. Tayo ay muling nagkasama upang bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Naway kayo ay nasa mabuting kalagayan, walang sakit, at hindi na papagod na muling magpagamit sa ating Panginoon at maglingkod sa Kanya. Ganon din naman po sa mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Kamusta po kayong lahat? Samahan niyo po kami na magbigay ng kapurihan at pasasalamat sa ating Diyos. Magbigay po tayo ng kagalakan sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, ako po ay babasa ng salita ng Panginoon sa Awit 66 verse 1. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay, awitan siya at lulatiin siya. Kaya tayo yung mga lingkod ng Panginoon, maging handa sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka po namin sa araw-araw na kami ay humihinga. Salamat sa lahat ng biyaya at kabutihan mo sa aming pamilya at sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga na walang makakapantay sa iyo. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at huwag hindi maging hadlang ang mga sakit at ano pa mang kaganapan sa mundo para kami ay makapagbigay ng kapurihan sa inyo. Panginoon, wala pong imposible, Lord God, dahil ikaw ay tapat, ikaw po, Panginoon, ay mabuti, Lord God. Yakapin po kami sapagkat kami ay uhaw sa iyo. Patuloy mo pa kaming gabayan ang mga leaders, ang mga pastor, Panginoon, at nawa ikaw po masiyahan sa aming mga awitin, sa aming mga talento na inialay lamang sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil naririto ka at alam namin na ang presensya mo, Panginoon, ay kapiling namin sa umagang ito, Lord God. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon, kaya karapat dapat siyang purihin at pasalamatan. Ang lahat ng lingkod ng Panginoon ay sumayaw, pumalakpak, at magbigay ng kagalakan. Ang lahat ay manabik sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Bakulit ko ang
ako, Panginoon, ay tuwang-tuwa. Ang kasiyahan ay umaapaw, Panginoon. Dahil ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ang aming Diyos na buhay, O God. Ang mga labi namin, Panginoon, ay patuloy na awit, patuloy na magbibigay ng papuri sa iyo lamang na aming Diyos. Hallelujah! Oh,
namin, Panginoon, ay umaapaw. Dahil damang-dama namin ang iyong presensya, Panginoon. Lord, kami ay patuloy na nagpapakumbaba, patuloy na nagsusumamo, Panginoon, sa iyo. Kami ay patuloy na lalapit sapagkat kami ay uhaw na uhaw sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Jesus. Ang puso namin, Panginoon, ay malakas. Sinisigaw ang pangalan mo, Panginoon. Ang puso namin, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Lord God. Hallelujah, Lord. Yakapin mo nga kami, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, ay hindi kami malungkot, hindi kami mapagod, Lord God. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalima, sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y dinugulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Sa'yo ay buhisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong pangalan. Luklukan ang iyong wagas na pagsimta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri. Ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasa. Pagsintan.
Gayon pa man sakit, nag-iisang taglay, ilalahan bawat salit upang ibigin ka nang walang hanggan. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sakit, naging isang taglay, ilalahang bawat salit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapatay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatangin kayo man ako, ikaw ay isang bahing wagas na pagsintay. Iyong tingin, kalagip ng awitin. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sakit, nag-iisang taglay, ilalahan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatangin kayo man ako, ikaw ay isang bahin wagas na pagsintay. Iyong tingin, kalakit ng awitin. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatangin kayo man ako, ikaw ay isang bahing wagas na pagsintay. Iyong tingin, kalakit ng ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay
sa'yo nagmamahal sa habang panahon kaya kaya sa pag-alo puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon kaya nagagat na hindi napapagod sa pag-alo puso ay sa'yo ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon natatangin kayo man ako ikaw ay sambahin wagas na pagsintay iyong dingin kalakip ng sa awit, Panginoon, gaya ng dagat, Panginoon. Ang buhay namin ay para sa iyo lamang. Ang buhay namin ay iaalay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Holy Church, tayo ay umawit. Pinakahuling liriko ng kantang ito, damdamin natin ang presensya ng Panginoon. Na hindi napapagal sa pag-alon puso ko ay sa'yo sa habang panahon kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon natatangin anan ko ikaw ay wagas na pagsintay iyong dingin kalakip ng awitin. Ang langat ng lingkod ng Panginoon ay magbibigay ng malakas na malakas at malakas na palakpak para sa ating mas na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Muli sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, maging nasa kani-kanilang tahanan, para lang po sa scripture reading, makibukas po tayo sa Mateo 13, verses 18 to 23. Banggitin ko po ulit, Mateo 13, verses 18 to 23. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay naikinig ng mensahe tungkol sa pag-ahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. 20. Ang katulad naman ng binhing laglag sa mabatong lupa ay ang taong naikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap dito. 21. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili. At pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. 22. Ang binhi namang
nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong naikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabali sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. 23, at ang katulad naman ng binhing na nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong sa dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tigis 100, may tiga 60, at may tigta 30. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. Good morning po sa ating lahat. Parang di tayo masaya. Malapit na Valentine's Day. Amen. Yung mga nandiyan sa tahanan, magandang umaga po. Ito, ako po uli yung nandito. In behalf of our senior pastor. Kasi po, on Thursday, pauwi na kami ni Met. Actually, nandiyan na kami sa may sitaw eh. Tinik-check ko yung landline namin. May missed call. Si pastor, nag-miss call pala, nag-return call ako sa kanya. Tapos, tumawag nga ako sa kanya. Sabi ko, pastor, kamusta po? Kasi pag tumawag yun, may kailangan. Di, sabi niya sa akin, Vlad, saluhin mo muna ako sa Linggo. Amen? Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit po, pastor? Not feeling well kasi si pastor, sabi niya sa akin. Not feeling well ako eh. Oh, pastor, kagagaling nyo lang. Oo nga eh. Siguro baka nagpunta ako sa SSS tsaka BIR, baka doon ko nakuha. Nilalagnat siya, tapos iba yung boses niya eh. Parang kagaya nung boses niya dati nung nagkasakit siya. Ngayon, sabi ko sa kanya, sige po pastor, kung ano po yung ako na lang po, pero baka naman po sa Friday, pagalingin na kayo ni Lord. Sabi niya sa akin, hindi pwede akong pumunta Vlad kasi kailangan ko muna ng 7 days uli. Amen. Pero kay mamaya, sa ating closing prayer, panalangin natin si pastor na sana gumaling na siya. Maka-recover kasi sa first Sunday, ating makasama na muli natin siya rito sa ating church, sa ating live streaming. Amen? Sige po, salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos at naiiyahan ko po ang lahat na manalangin sa ating pagsimula. Salamat po Panginoon sa panibagong umaga, panibagong araw na binigay mo sa buhay ng bawat isa. Salamat din Lord dahil tunay na ikaw yung Diyos. You provide everything for us, Panginoon, through thick and thin. Salamat po Panginoon. Dahil everyday, binibigay mo yung buhay, pinagkatiwala mo ito sa amin, Lord. At kami, Panginoon, ay tagapangasiwa lamang, Panginoon. Salamat, God. Alam namin, God, na marami sa amin nagkasakit, pinagaling mo na. Salamat din po, Panginoon, sa pagpapagaling na yan. At naniniwala kami, may mga karamdaman, ay pagagalingin mo sa mga oras ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, salamat po. Dalangin namin, Panginoon, sa pagsisimula ng aming mensahe, itago mo ako sa iyong likuran, ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. Ang salita mo lamang, Panginoon, nawa, Panginoon, ito'y magtumimo sa aming puso't isipan, ito, Panginoon, ay tumubo sa matabang lupa. Salamat, Lord, dahil tunay na ikaw ang Diyos, ikaw ang hari ng lahat ng hari, ikaw lang ang dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, at kung ano man ang panlilinlang ng Diablo sa mga oras na ito, magi sa kanya-kanyang tahanan, winawasak namin sa pangalan ni Jesus, we bind all the works of evil right now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan ng buhay namin sa inyo. At dalangin nga namin na ang salitang ito, ang Biblia, ay makatulong, Panginoon, sa pamumuhay namin araw-araw. Salamat. We honor you in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Magandang umaga uli. Yung mga nandito at saka yung mga nandiyan, dito lang ako, dyan kayo, okay? Sabi doon sa binasa natin, ito po ay tinitle natin na ang binhing hinasik. Apat lang po yung pag-uusapan natin, yung apat na binhi. Ano po ba yung apat na binhi na hinasik? Una, yung binhing nalaglag sa daan. Pangalawa, yung binhing nalaglag sa mabatong lupa. Pangatlo, binhing nahulog sa may matitinik na halaman. At pangapat, yung binhing nasik sa matabang lupa. Ito po yung apat na pag-uusapan natin sa umagang ito. Ito po yung ating description, kung ano po yun.
I-simplify natin. Sino po ba yung manghahasik? Sino yung naghasik? Wala pong iba kundi si Jesucristo, nagkatawang tao, bumaba sa lupa para makapiling niya yung mga tao rin, nagkatawang tao nga eh. Ang salita po, sabi nga sa John, ang salita, naging tao ang salita, si Jesus po yun. Siya yung maghahasik. Pangalawa, yung binhi o yung buto. Yung binhi at buto, ano po yun? Yun po yung salita ng Diyos. Wala pong iba. Yun po yung hinasik sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, yung lupa. Sino yung lupa? Tayo po yun. Sangkatauhan, mga tao. Isa lang naman ang hangarin ng Panginoong Jesucristo. Praise the word of God at maging bahagi tayo sa Great Commission. At yung binhi na to ay hindi masasayang. Ma-spread. Sabi niya sa Matthew, sa last chapter ng Matthew, sabi niya doon, babalik ako. Pero alam nyo, hindi babalik ang Panginoon hanggat hindi pa talaga settle lahat. Hindi pa lahat nahasikan. Amen? Doon po tayo. Meron pong apat na klase kasi na pinuntahan yung binhi. Ito po ay nagre-represent dito ng Panginoong Jesus kung saan paano napunta yung binhi, saan ba napunta, sino yung tumanggap. Kaya po meron doong apat na pinakita na talinghaga ang ating Panginoon na pinaliwanag niya kasi hindi maintindihan ng mga alagad. Nagtatanong sila, sabi niya, Duro, ano po ba ibig sabihin nung yan, yung tungkol sa panghahasik? Kaya pinaliwanag niya dito sa Matthew chapter 13, 8-23. Doon sa pinaka-first verse, mababasa po natin doon yung talinghaga tungkol dyan. Hindi niya muna yun tinumbok doon. Meron po kasing apat na uri ng taong natamnan ng salita ng Diyos. Yun po yung totoo doon. May apat eh. Yung sinasabi rito ni Jesus. Alam ko po, hindi familiar na kayo sa mensahe. Maraming beses na siguro sa ibang mga church na rin to. Na-tackle, na-imensahe na rin. Dahil po kasi Bible Month, kailangan nating isa-isahin, kailangan nating ilagay sa ating puso yung salita ng Diyos, yung Bible, yung Word of God, yung hinasik, yung binhi. Ano ba yung binhi? Di ba yun yung salita ng Diyos? Una po dito, yung unang binhing nalaglag sa daan, tatawagin po natin siyang si Mr. and Miss COO. COO yung puro lang OO. Bakit? Sabi doon sa verse 19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Nalaglag lang sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Oo lang ng oo. Kaya minsan may mga Kristiyano, may mga tao na doon na lang muna sa hindi Kristiyano, sa kamag-anak natin, sa tsuhin mo, sa pinsan mo, invite mo sa Bible study. Saan punta ako dyan? Panay lang oo niyan. Pero hindi dadating. Sa mga born again, yung mga naliwanagan na sa atin, meron tayong feeding, meron tayong gagawin sa church, maglilinis. Punta, puro lang oo. Pagka siniran mo ng gospel ni Jesus, sasabihin niya, alam ko na yan eh. Hindi nga nagsusulat eh, alam na daw niya kasi yung Bible. Alam niya na yung tinuturo every Sunday. Ba't pa ako magsusulat? Meron akong 1 million sa aking brain, kaya kong ilagay sa folder yan. Hindi ko tuloy makalimutan yung isa naming client, nakurap yung PC niya, tinawag kami, si Met yung nag-cater. Sabi ni Mets dun sa aming client, yung property manager, sabi niya, sir, paano yan? Yung mga file yun, nandito, makukurap to. Okay lang yan, nandito sa folder. Naka-folder dito. sabi niya, grabe isip nun, naka-folder daw lahat ng blueprint dito. Ibig sabihin, ang isip natin, nakakaalala. Kaya lang, dito, sa tao na to, nakinig lang to. Pero hindi, ang totoo dito, yung binhi na sayang. Binhing na sayang. Nasayang kay Mr. COO. Panay lang oo niya eh, ni Miss eh. Hindi naman niya talaga inintindi kung ano ba talaga yung eternal life, ano ba yung paghahari ng Diyos, ano ba talaga yung Word of God. Hindi niya inintindi, anong tawag sa kanya? Binhing sinayang, nasayang. Nasayang lang yung Word of God. Anong nangyari? Siya po yung taong dinadaya lang yung sarili. Amen? Dinadaya mo, nakinig ka, tapos di mo naman inintindi. Parang ganito, nag-aral ka. Kumuha ka ng isang profession o kurso sa kolehiyo,
Tapos di ka naman mag-aaral ng mabuti. As I remember, naalala ko yung tito ko. Noon nandun pa sa RTU Boni, sabi niya lagi sa akin, Vlad, mag-aralin mo yung profesyon mo. Kasi kapag ikaw nakatapos yan, wala kang nalalaman, kawawa yung mapupuntahan mong kumpanya. Sabi sa akin. Hindi mo naman alam yung tinapos mo pala, hindi mo kaya yung trabaho. Pagkakasira-sira yung gagawin mo. Kaya sabi niya sa akin, aralin mo. Isa puso mo. Para pag nandun ka na, alam mo yung gagawin mo. Diba? Kaya sa Word of God, hindi lang tayo puro oo. Sabi dito, bakit dinadaya yung sirili? Sabi ni Santiago, sa 1 chapter 22, mamumuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya nyo lang yung sarili. Amen? Kailangan po, pag nakinig tayo, intindihin mo. Nag-apply ka ng trabaho, di ba? Pag may interview, tatanungin ka, ano expertise mo? Ikaw ba ay flexible? Yes, sir. Yes, sir. Parang ganun yan. Oo lang ng oo. Pero pagdating sa trabaho, nasablay. Mali-mali yung gawa. Bakit? Kasi nung time na nagre-research siya, nag-aaral, hindi naman masyadong inintindi yung pinag-aralan. Basta makakuha ng grade na pupasang awa, okay na. Kaya po sa atin, huwag natin i-apply yon. Bilang isang Kristiyano, natamnan, huwag nating sayangin. Binhing na sayang. Bakit na sayang? Kasi dinadaya mo lang yung sarili mo na akala mo, naintindihan mo yung Word of God, pero hindi naman po talaga. Natatangay ka lang ng ng isipan. Ang nangyari, nandun ka pa rin. Pangalawa, tinangay ka muli ng kasalanan. Ang taong ito ay tinangay muli ng kasalanan. Bakit? Nakapakinig ng Word of God. Tapos tatanungin, ano religion mo bro? Born again. Tapos tignan mo yung buhay. Diba? Alam niyo mga kapatid, I'm sorry to say, huwag nating i-claim na born again tayo sa mga tao. Tapos gagawa ka ng kalokohan. Ang nakakalungkot pa mga kapatid, nakakilala sa Panginoon, pinatanggap mo, pinag-pray. Sabi rito, no, sa Hebreo, babasahin natin itong Hebrew chapter 6, verse 4 to 6. Basahin natin. Hindi ako nagsabi nito, yung Hebrew. Verse 4, sabi, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya? Dati, naliwanaga na sila. Nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Tumanggap ng Espiritu Santo. Ito po, iayusin lang natin. Kapag ikaw ay naniwala kay Kristo, ikaw ay nagpray ng salvation prayer, kumilos po doon ang banal na Espiritu. Bakit? So, umpisa pa lang ng prayer mo, ano? Ha, para doon sa mga COO, panailang umoo, hindi pala alam yung pinasok. Lord, inaamin ko po na ako'y makasalanan sa unang entrada ng prayer, di ba? Nangangailangan ng kapatawaran, repentance. Naniniwala na eh, nakumbinsin mo na eh, kasi gusto niyang maligtas, gusto niyang makarating sa eternal life. Ang problema, ito, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Nasiran na. Ito yun eh. Nasiran na to. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalanta sa kahiyan ng anak ng Diyos. Amen. Bakit, mga kapatid, balik tayo sa basic. Lahat tayo dati nasa sanglaan. Lagi natin sinasabi yan. Dati tayong nasa sanglaan. Wala pa tayo rito. Hindi pa tayo magkakakilala. Nasa lumang tradisyon pa tayo. Nandun pa tayo pumipila. May panyo. Hindi ko nasasabihin yun kasi may mga client kami na nandun pa sila. Mga kaibigan namin, nandun pa sila. Ano na lang, pinapaliwanag natin. Ang problema rito, nung tayo ay nasa sanglaan, may pumuntang manunubos. Sino yon? Si Kristo. Tinubos ka. Ako, ikaw, lahat tayo rito, tinubos. Kaya nga tayo nakakatayo rito dahil tubos na tayo. Kaya tayo naging worker, kaya tayo naging member ng NCAF. Naging tahanan natin to. Kasi nga, tinubos ka. Ang problema, yung salita ng Diyos, hindi inintindi. Ang tendency na backslide. Pag hindi mo inintindi ang salita ng Diyos, hindi nagrema sa puso mo, babalik ka sa kasalanan, babalik ka sa sanglaan. Bakit? Hindi naman nagrema yung Word of God. Yun ang totoo doon, mga kapatid. Hindi nagrema. Hindi na-absorb ng puso mo yung Word of God. Sabi nga ni Manny Pacquiao, ang pangyayari sa buhay mo kapag nakatatak sa puso mo, hindi mo makakalimutan. Sabi niya. Kaya nung may interview silang pabago-bago ng statement, nagsisinungaling.
Kasi yun naman po yung totoo. Kaya pag ang salita ng Diyos nasa puso, hindi ka gagawa ng masama. Hindi ka panay oo lang. Nakikita sa buhay mo. Hindi mo kailangan manloko ng kapwa mo, kapatid. Hindi para lang manlin lang, gulangan mo yung kapwa mo. Ang problema, ito malungkot sa atin eh. Kaya minsan yung ibang religious group, binabato born again. Bakit? Ang daming born again, pasaway. Yun po yung totoo. Ang dami naming napunta ang simbahan, nakapag-cater kami ng sound system, nakikita namin yung galawan, mga pastor, hindi ko po nila lahat, lagi ko sinasabi yan, yun ang problema. Tapos minsan, babatuhin natin yung ibang religious group. Masasakit pa tayo magsalita. Sumasamba sa ganito. Pero balik muna tayo sa atin. Born again, tumanggap sa Panginoon, sabi ko kanina, sumuko. Mingi ng kapatawaran, nag-repent. Ang problema, hindi naman talaga niya naiintindihan. Ewan ko, sino nagpatanggap doon? Kasi kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hindi ka manggagawa ng kasamaan. Amen? Sino ba rito yung tumanggap sa Panginoon na naggumawa ng kasamaan? Sinapak mo yung kaklase mo, yung kasamaan mo sa trabaho, pinahiya mo. Nagnakaw ka, meron ba rito? Siguro po, wala. Nang scam ka, and everything. Wala pong born again na gagawa nun. Ang COO, gagawin niya yon kasi nakinig lang eh. Pagpasok sa tenga sa kanan, labas sa kaliwa, hindi tumagun sa puso. Yun sinasabi rito. Kaya napakasayang, binhing na sayang. May kilala kayong black backslider. Ako marami akong kilalang backslider. Sila pa nga yung mga mentor ko nung araw. Pero hanggang ngayon, hindi na nakabalik. Bakit? Imbitahin mo. Yung kuya ko nga lang eh, yung kuya ko, pinsang ko. Ang napakalalim sa Panginoon. Walang bukang bibig kundi si Jesus. Ako naman, naniniwala ako. Siyempre, matanda yung sa akin. Pinsang ko ako. Kuya, sige. O, Vlad, sama ka sa akin. Ganto. Sama-sama naman ako. And biglang nagganon. Ewan ko kung naintindihan niya yung word of God. Ngayon, na-backslide. Ang daming mga nangyari sa buhay niya ngayon na may mga tiyuhin namin, nagalit sa kanya. Sabi, born again niya na, ba't ganyan? Ang pangit tuloy ng impression sa madaling salita. Hindi kasi inaintindi yung salita ng Diyos. Hindi ipinamuhay ng maayos. Hindi itinama yung buhay. Kaya po mga kapatid, yung mga nandito nasa inyong tahanan, may mga kaibigan kayong gustong tumanggap sa Panginoon, ipaliwanag nyo muna. Eh, yung problema kasi sa atin, nagpapatanggap tayo. Oo lang yan. Ipaliwanag mo, ano po ba ang kaligtasan? Ano po ba, paano ba ma-born again? Kailangan ba babalik sa tiyan? Kailan pa unawa natin para hindi lang sila oo na tatanggap? Kasi kaibigan, kasi nga, tatanggap na nga ako kay Lord kasi kaibigan kita. Oo lang sa'yo. Pero hindi mo naman pinaunawa yung gospel. John 3.16 lang eh. Yun lang, nandun na lahat, busog na yon. Pwede mo na ipaliwanag sa kanya. Na mahal ka ng Diyos kapatid, panalangin kita. Amen? Yun po yun. Kaya, itong unang binhi na sayang sa mga taong panay lang oo. Diba? Ang problema nga minsan sa ministry, pag marunong ng konti, may skilled. Isasalang agad natin sa pulpito. Hindi muna natin ini-screen. Diba? Kasi ganun tayo magtiwala. Friends nga eh. Kaya lang, ang problema, behind the scene, may ginagawang mali. Mali. Kaya po mga kapatid, mag-ingat tayo. Kapag meron tayong sinesiran, ipaliwanag natin ang mabuti. Paunawa natin na kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo, wala nang sulian, wala nang balikan. Parang ano, nag-anak ka ng binyag. Di ba may kandila, nag-dedicate. Alam ko lahat dito, ninong, nagninong, nigninang. May kandila, sisindihan. Ang sasabihin, magsulian na tayo ng kandila, pre. Di ba? Pag nag-aaway, ganun eh. Pero sa Panginoon, hindi natin pwede gawin yun. Kasi bakit? Sabi nga sa Hebrew, sa binasa natin, pinapako mo na naman si Christ. Galing ka na dun sa sanglaan, pupunta ka na naman dun. Sasangla ka na naman, tutubusin ka na naman ni Kristo. Parang nakakaya, paulit-ulit mo siyang pinapako. Kaya po, pag ang tao ay tinatangay lagi ng kasalanan, paulit-ulit mong pinapako si Jesus Christ sa krus. Amen? Kaya, pag ikaw ay may weaknesses, isurrender mo na po sa Lord yan, kapatid. Magrepent ka na. Bago mo ma-earn yung forgiveness, balik tayo dun sa ano, yung in-example last time ni Pastor. Kasi daw, ang pinaniniwalaan lang niya, yung pinako dun sa krus na magnanakaw, ba't pa siya magpapabaptismo, etc. Sinabi agad ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa pareso. Pero balik po tayo sa pinaka-umpisa. No? Yung magnanakaw, naintindihan niya na agad eh, na siya makasalanan. At yung pinako, hindi.
Sila yung dapat talagang parusahan. Nandun na kagad yung humbleness. Amen? Nandun na yung repentance. Nagrepent na eh. Kaya sinabi ni Jesus, ngayon din sasama kita sa paraiso. Nagrepent. Amen? Kaya kailangan po mga kapatid, yung repentance. Huwag lang panay oo. Dapat ang salita ng Diyos ay inuunawa. Ipasok natin dito sa isip. Unawain. Kaya lang sa pagkakataong ito sa unang binhi, hindi naintindihan. Yun yung malungkot. Pangalawa, dinaanan lang to. Ha, hindi niya inintindi. Pinakinggan lang, parang nagbasa lang, pero hindi naman inintindi. Kaya pagdating sa exam, zero. O, ganun naman totoo doon. Eh. Tapos sisisihin mo yung algebra. Mali kasi yung algebra, Brad. Constant yan. Hindi ka pa sinilang. Algebra na yan. Sabi mo, mali. Ikaw yung mali. Hindi ka nag-review, di ba? Makalimutan, no? Share ko na mga klase ko nung araw. May algebra kami. Hirap na algebra, pre. Bakit kasi may ganito pa sa electronics? Di man kailangan sa sirkuito yan. Mali yata yung computation. Mga ganun, no? Ikaw yung mali kasi hindi mo sinunod yung procedure. Kung sinunod mo yon tama ka. Perfect sana yung exam. Kaya salita ng Diyos, kung ilalagay sa puso, iintindihin, mape-perfect mo yung pamumuhay. Amen? Pangalawa, yung binhing na laglag sa mabatong lupa, ito po, mababasa natin sa verse 20 to 21. Tatawagin natin isang, sa English, baby Christian to. Eh. Gawin na lang natin pabebeng Christian, si pabebeng Christian. Bakit? Ang katulad naman ng binhing na laglag sa mabatong lupa ay ang taong nakinig ng mensahe na kaagad at masayang tumanggap. Masaya naman yung tinanggap yung salita ng Diyos. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nanatili at pagdating ng kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, ang problema rito, yung binhi iniwanan niya. Binhing iniwan. Kanina, binhing nasayang dahil pinakinggan lang, walang ginawang aksyon. Ito, nakinig naman siya, nilagay naman niya sa puso niya, kaya lang, hindi naman tumagal. Siguro, may narinig siyang ibang paksa, ibang paksyon, yun ang pinanindigan niya. Kaya iniwanan niya. Parang ganito yan sa magkasintahan, sa mag-asawa. Kaya nga yung iba, ayaw magpakasal kasi para pag ayawan na, pwede nang magkanya-kanya, susustentuhan na lang yung anak. Napakamali, wala naman sa Biblia yun. Dapat, magpapakasal talaga. Ang problema, dun muna tayo sa mga magkakasintahan. 7 years na sila nung girlfriend niya. Parang ito yun eh. Hindi lumalago. 7 years, yun at yun sila. Hanggang sa nagkasawaan, iiwanan yung babae. Kasi nakakita ng ibang mas maganda. Iiwanan na. Para bang hanggang 7 years lang. Ganito po yun. Yung binhing ito, siguro sa buhay niya, in-apply lang niya ng ilang buwan, ilang taon. Pero, nung nagkaroon ng matinding pagsubok, sinubok siya, na-collapse yung foundation ng faith niya, nawala siya sa paglilingkod sa Panginoon, nawala yung pananampalataya niya. Ano nangyari sa kanya? Kasi may mga kapighatiang dumaan, may mga pagsubok. Hindi lumalag. Ibig sabihin, ang taong ito ay walang paninindigan dahil iniwanan niya ang binhi, iniwanan ng salita ng Diyos, dahil sinubok ang buhay niya, matatawag natin tong yung para bang sa mga magkakasintahan nga, yung covenant, tatanggalin mo yung covenant. Ayoko na. Ayawa na. Balik na ako doon sa dati. Parang ganito yung nangyari. Taong walang paninindigan sa salita ng Diyos, ang pinaka bottom line ng bakit niya muna iniwan. Kasi hindi niya kayang panindigan eh. Yung girlfriend, yung missis, bakit iniwan? Kasi hindi na kayang panindigan. Doon na lang muna sa magkasintahan. Nung maganda yung moment, HHWW pa, ganda ng moment, okay pa, may sweet pa eh. Pero nung lumipas na yung maraming taon, tapos eto na, nung nagkaroon ng hindi inaasahan, yun na, nagbago na si Guy. Bigla na lang iwanan yung kanyang girlfriend. Kawawa naman yung girlfriend. Namuhunan. Ganon din naman, minsan may pangyayari din, iwanan din yung boyfriend. Hindi nga lang po sa magkasintahan, mas maging sa mga magkaka-LI eh. Nagkakaiwanan. Lalo na sa mag-aasawa. Babalitaan nyo ba yung kay Aljur? Tsaka kay,
Kila Kylie, di ba? Bago lang. Ito naman, bago si Carla at saka si Tom. Walang forever. Kaya alam nyo mga kapatid, dapat lumalago ang Kristiyano. Dapat, hindi ang pabebeng Kristiyano, hindi to nakakatulong sa atin. Yung sa ikaw ay tumatanggap sa Panginoon, nakinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo naman talaga, hindi talaga nagtagal sa iyong salita ng Diyos. Meron lang, nag-exist lang siya ng ilang years. Parang may expiration, mali po yun. Pabago-bago ang isip. Taong walang paninindigan sa salita ng Diyos, vulnerable, pabago-bago. Sabi sa Hebrew chapter 5, 12 hanggang 40, sabi doon, dapat sana ay mga tagapagturo na kayo. Yun ang sabi ni po, ng sumulat ng Hebrew. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos na dapat sana ay kumakain na kayo ng matigas sa pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Baby pa rin. 30 years na, laking Sunday school daw. Pero tignan mo yung performance sa ministry. Hindi sumusunod sa pastor, hindi sumusunod sa leader niya. Walang respeto. Sa bahay, sa church, ang bait. Pagdating sa tahanan, hindi. Hindi sumusunod sa tatay, sa nanay. Aalis na lang, di nagpapaalam. Pag ayaw payagan, galit pa. Diba? Alam nyo mga kapatid, kung nakaka-encounter tayo ng ganun, aba, bumalik po tayo sa basic. Kaya nga, lagi ko sinasabi dito sa music ministry, mga ano na kami, matatanda na tayo, hindi tayo pa bata. Ang mga bata, yan, si Gab, yung anak ko, mga bata, mga anak natin, mga bata yan. Yan yung bata. Gatas pa talaga yan. Lalo na yung mga 1-year-old, mga infants. Pero po tayong mga professional na, hindi na po tayo dapat parang isip bata. Hindi na tayo dapat gumagawa ng mga bagay na pakasanlibutan. Yung mga ginagawa natin nung pas, wag na nating gawin yun. Amen? Dapat, pagkain sana na matigas na. Ang sanggol pa ay nabubuhay. Itutuloy ko, verse 13. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang mitigas sa pagkain ay para sa may sapat na gulang. At dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Amen. Dapat sana, ang isang Kristiyano hindi na pabebe. Dapat lumalago na. Sabi rito ng Hebrew, alam mo na yung masama at yung hindi masama. Alam mo na yung pagkakaiba ng mabuti sa masama. Parang naglaba, sino rito naglalaba, alam mong ihiwalay ang puti sa kolor. Ihiwalay ang trigo sa damo. Amen? Pagka kami po, nagwa-wiring kami, nagte-trace kami, ang daming wire, ang alagi namin binabanggit, hiwalay natin yung trigo sa damo. Ibig sabihin, yung damo, yun yung mga wala na, mga sirang wire na yun. Yung trigo, yun yung maayos pa. Kasi yanoy mo yun, ibibistayin mo. Amen? Kailangan po sa atin, mga Kristiyano, hindi na wala ng pabebe, hindi na tayo yung pabebe pa. 30 years ka na eh. Dapat lumalago ka, kapatid. Hindi yung kung konting ano lang, tampururot ka na. Hindi lang napayagan ng pastor. Tatampo na kay pastor, di na iniiming. Grabe tong pastor na to. Lipat na lang ako sa CCF. Lipat ako sa Victory. Doon, hindi ako kilala ng pastor. Hindi ka talaga makikilala sa dami ng member doon, pansining ka ba ron? Amen? Kasi dito, maliit lang tayo, kaya napapansin tayo ng leader, ng pastor. Dapat lumalago. Kaya ay sina-challenge ko yung mga laking Sunday school. Pakita nyo, prove it, that you are growth na talagang nakapag-aral, nakapagbasa tayo ng Biblia. In-apply natin tong Word of God. Sina-challenge ko, pakita natin. Share mo. Sana someday may disciple ka na rin, may mga na-train ka, may mga naturuan ka. Yun yung importante doon, hindi yung tagal mo na. Tapos lagi nating pre-request, spiritual growth, bro, sister. Dapat ang nananalangin na lang ng spiritual growth, yung mga teens. Di ba? Sorry, yun talaga dapat. Kasi bakit? Kasi ang tagal na natin. Lalo na may mga pamilya na, hindi naman tayo bagong Kristiyano. Dapat, umuusad tayo pataas. Hindi tayo nananatili lang sa gitna. Paano tayo makakatawid? Hihinto-hinto ka. Amen? Kailangan tapusin natin yung takbuhin. Hindi pwedeng ihinto. Huwag tayong pabebe.
30 years ka na, binibaby ka pa nung pastor. Tapos pagka pinagalitan ng leader, magpapakampi sa pastor. Pastor, di na ako makaano. Anuin mo naman ako, pastor. Ate! Kuya Vlad! Pastor, nagalitan ako. Papakampi ng gano'n. Eh, mali ka naman talaga, kapatid. Kaya po yung mga lumalapit sa akin, nagpapakounsel, hindi rin-rebuke natin. Eh, mali naman talaga kasi ginawa mo eh. Anong gusto mo? I-tolerate ka ng ministry. Ang church, ang trabaho natin, hindi tayo mag-alaga lagi ng forever baby. Baby, baby boy. Kanta lang ni Justin Bieber yun. Kumanta nga nun, nag-asawa na. Ikaw, baby ka pa rin hanggang ngayon. Di ba? Dapat yung baby, sa umpisa lang yan. Halimbawa, yung kaibigan mo, dinala mo sa Panginoon, yun ang baby. Ngayon lang nakakilala yan eh. Pero yung 30 years ka na, nagtutugtog ka pa rito, kumakanta ka pa. Tapos, di ba? Nagkahawak tayo ng discipleship, small group. Tapos, hindi pwede humawak ang baby doon. Dapat ang hawak doon, yung kaya ng kumain ng matigas, yung sinasabi sa Hebreo. Matigas na pagkain para sa sapat na gulang. Alam na yung mali at tama. Alam yung kasalanan at hindi kasalanan. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Alam nyo, nung inaayos ko yung mensahe, alam nyo, ang pastor naman eh, ang nagme-mensahe yung unang tinutusok ng blade. Sabi sa akin ng misis ko, eh, pa, inaam mo naman boses mo pag ano. Sabi ko, ma, hindi ka pa naka-attend ng mga evangelist. Sabi ko, yung isang school na training school ngayon na sinamahan ko, puro pastor yun. Diyan sa SLI, yung mga nagsasalita doon, sabi ko nga, yung subsystem, pangit pa eh, biglang ang lakas ng boses eh. Talagang yung atake, bakit? Hindi mo kasi maawat ang salita ng Diyos. Yung blade, magkabila ang talim yan eh. Eh kung parang kekemi-kemi ka magsalita, hindi tatago sa puso. Amen? Sino rito may profesor na ano? Alam ko lahat yan. Nagkaroon kayo ng mga profesor na matatalas magsalita nung college life. Nasa pinto ka pa nga alam. Venus! Late ka. Hindi ka na pwede. Waganunin ka. Alam niyo mga kapatid, sinasabi lang natin to na sa ating paglago bilang Kristiyano, huwag tayong palaging ano, ulit-ulit, inaakay lagi ng pastor, binibisita pa pag nagtampo. Dapat nga, ikaw na yung taga-bisita eh. Bisitahin mo sana yung, ganyan, sila Pastor Robin, may sakit. O ikaw na magbisita doon. Hindi naman yung, ikaw pa yung bibisitahin, wala ka namang sakit, Brad. Nagtampo ka lang dahil hindi ka sinali sa program, huwag ganun. Ano ka, bata, kagaya nung anak ko, si Mai, hindi na isali, nagtampo, ayoko na, ako sasali pa. Kasi sila na lang, ano, nagsumbong sa akin. Sabi ko, eh, next time ka na lang, bawi ka, Mai. Hindi nga lang pinakanta, umiyak eh. Kasi bata pa yun. Ikaw, sa atin ba, pwede mo i-apply yun? Hindi ako pinagitara ni Kuya Vlad. Eh, mali yun, parang hindi bagay. Ay, baka si Jong, iiyak. Mami, hindi ako pinapalo. Hindi bagay eh. Di ba? May binabagayan niya, kapatid. Kaya dapat, huwag na tayo pabebe. Pangatlo po, ito po yun, mas matindi to, karnal na Christian. Ang binhing na hulog sa may matitinik na halaman. Ito na po yun. Ito yung masyadong ano to, playing safe. Kapag Linggo, born again. Pag weekdays, hindi. Kung saan-saan nagpupunta, kung sino-sino yung kinakasalamuha, nagiging ganun din siya. Babasahin ko sa verse 22. Sabi doon, ang bininamang nahulog sa may matinik na halaman ay may mga taong nakikinig ng mensahe. Nakikinig naman to. Ngunit, dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkaumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Ibig sabihin, mga kapatid, ano naman to eh, nakinig naman to eh. Kaya lang, ang problema, madaling matukso. Kaya nangyayari, naghahalo. Yung mga kapatid, nalungkot nga ako eh. Kasi yung kaibigan kong pastor, di ba, in-invite ako doon sa ano, networking. Eh dahil may pinagsamahan, sumali ako. Eto na, nung hindi na siya ngayon active, last week, nandun kami, pumunta kami nung Webe sa kanila, nag-usap kami. Sabi ko, ano na? Eh kasi ang nangyari pala, sabi ba naman nung upline, pastor, mag-resign ka na sa pagpapastor mo. Mag-concentrate ka rito sa networking natin kasi ito magpapayaman sa'yo. Ah, kami nga, tinalikuran namin pagiging katikiste. Nasaktan doon yung
kaibigan kong pastor. Sabi niya, alam mo, kapatid, hindi mo alam sinasabi mo. Ang pastor, ang katumbas niyan, parish priest. Parish priest niyo. Tapos pagre-resignin mo ako dahil sa networking. Kasi magaling siya sa sales eh. Binugbog niya sa sales yung team. Napagod na daw eh. Ano? Meron pa, kaya niyo pa. Eh, ganun-ganun kasi siya nung araw eh. Dahil sales manager siya sa isang kilalang upholstery eh. Eh, ina-underestimate nila. Magaling siya sa sales. Marami siyang kilala. Eh, ang gusto mangyari nung upline, mag-concentrate na lang daw sa paggagaganon. Sabi niya, hindi pa pwede. Ang calling ko po mag-pastor, hindi mag-networking. Tapos, ang masakit pa doon, sabi sa kanya, eto kasi mag-aahon sa isa hirap. Sasabihan mo yung pastor nang sabi ko nga, Brad, wala sa Biblia yan. Ang mag-aahon sa atin sa hirap, si Lord, si Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Si Jesus lang. Kaya dapat, huwag tayong karnal. Kaya nga doon, hindi mga Kristiyano yun eh. Walang alam nyo, pumunta ako sa office noon, walang ibang pinag-uusapan kundi pera, 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 money, money. Eh, ako hindi ako sanay sa ganun eh. Parang na-out of place ako. Tapos magaganong ka, magsisisigaw ka. Parang hindi ko kayang gawin yun. Yeah, power pa, parang hindi ko kayang gawin yun eh. Di ba sisigaw mo yung pangalan ng brand? Hindi ko kayang gawin yun. Ako hindi ako maiiya sa inyo, sisigaw ko yung pangalang Jesus. Di ba? Pero yung ikukompromiso ka, ito po yun eh, kinukompromiso na eh. Tapos alam nyo, nakasama nga namin, tatlo kami, nag-sales nung araw, nung umpisa pa lang, hindi na ako ano dun sa kasama namin, sa isa namin kasama. Sinabi ko na yun dun sa kaibigan ko, tol, hindi iba yung nade-discern ko. Eto na, nangyari. Nagkaroon ng ganitong, kaya pala naglaylo siya. Sabi ko, tinetest yung faith natin. Kasi ang mga pastor, alam nyo, sa totoo lang, maraming pastor, eh kung kani-kanino kumakapit, hindi ko nila lahat. Kasi bakit? Walang pera, walang trabaho, umaasa lang dun sa abuloy. Mahirap yun. Kaya nga si Paul, nagtrabaho yan eh, during this time eh. Kasi, kaya pag meron niyang mga ayuda, nandun ang pastor. May libreng pagkain, nandun yung pastor. Hindi ko po nila lahat. Kawawa rin kasi, ba't yung iba nilang member, hindi man lang mabilan ng polo si pastor. Kaya dito sa atin sa church, eh talagang blessed tayo kasi yung mga kapamilya natin, mga giver. Ang yung mga pastor dito, guwapo. Eh, si pastor, laging bago polo ni Pastor Rapi eh. Diba, nanonood yun ngayon. Kailangan laging bago, laging... Kasi nga, paglalabas ka, magsisales ka, magtatrabaho ka, ang guwapo mo eh. I-English-English ka pa, you know, my friend. Ganyan-ganyan ka pa. Pero pag sa harapan ng Panginoon, ayusin naman natin. Bigay natin yung pinaka-the best. Amen? Kaya po, ang pagiging karnal, delikado yan. Kasi, ang nasa isip niya, yumaman. Yung eternal life, wala. Naging topic na natin dati yan, yung temporal things. Huwag natin gawin yun. Maging yung ating isipan, ilagay natin sa eternal, huwag sa temporal. Binhing, pinagpalit sa iba. Yun yung ano natin doon. Kanina, iniwan, eto, pinagpalit. Kaya, bakit? Siguro, nakita niya, mas maganda rito sa networking, iwalay na lang ako sa ano. Kasi, ang tagal ko na nagpe-pray kay Lord, wala naman nangyayari. Diba? Sabi, alipin pa rin ang sanlibutan, natutokso sa kayamanan, material na bagay, at pagkaumaling sa pita ng laman. Kasi pag Kristiyano ka, pag born again ka, hindi na pwede yan. Living by faith ka, na may kasamang works, syempre. Lahat naman tayo, living by faith eh, with works. Kasi faith without work is dead, sabi ni Paul. Kaya nga tayo, nagtatrabaho tayo, may kasamang faith. Kaya tingnan nyo, lahat sa atin successful, amen? Nagpapasalamat nga pala ako sa Panginoon. Yung prayer meeting natin nung Wednesday, answered prayer agad. Kasi nung Webes, tumawag yung client namin sa Royal Palm, sa may Dasminya. Sabi sa amin eh, nagpapa-PM na, preventive maintenance. Eh, siyempre, blessing na yun. May pera na uli kami, ipapasok na. Prayer, pinagpe-pray natin eh. Narinig tayo ni Lord, kaya ibibigay niya yun. Kaya nga po, dapat huwag natin pagpalit si Lord higit sa lahat. Kung nakakaranas tayo ng magandang sweldo, pamumuhay, magandang bahay, hanggang dyan lang yan. Pag namatay tayo, iwan naman lahat yan eh. Wala kang dadalhin. Hubad ka rin nga babalik. Sabi sa Matthew chapter 6, 19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Sali, pag-imbok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang
insekto at kalawang at walang nakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Totoo po yan. Kaya yung mga nakakahawak na ng libo-libo, minsan nagbabago na. May mga kaibigan nga ako eh, nung nakapunta na sa abroad, nag-iba na yung ugali eh. Samantalang nung araw, mga high school kami, patustos-tusok pa kami ng fishbowl. Diyan sa kanto. Ngayon, wala na. Nung dumating ng Pinas, hindi man ayaw man lang makipagkita sa'yo. Hindi ka naman manghihingi. Di ba? Tapos biniro mo lang, size 7. Tapos sabihin, grabe, sabi ko, kaya ko naman bumili. Nangyari nga sa akin yan eh. Nagyabang oh, tinanong na yung ano ko, size ko, Vlad, ano na size mo? Sabi ko, 7. Gusto ko talaga Puma na black suede. Ah, mura lang dito yan. Hanggang ngayon, mga kapatid, wala pa rin. Kaya nga sabi ko, bibili na lang ako, kaya ko naman bumili. Magkano lang naman yung Puma kung gugustuhin ko. Si Lord pa. Malakas tayo kay Lord. Tayong lahat malakas kay Lord. Kapag ikaw ay sumusunod sa Lord, pagpapalain ka. Hindi ka papaluin. Amen? Huwag tayo magpaalipin sa sanlibutan para hindi tayo maging karnal. Stick to the plan. Stick to Jesus. Si Jesus lang. Jesus only. Sabi nga sa kanta ng Kama ko, ng Christian and Missionary Alliance. Jesus only. Siya lang po. Siya lang yung makakapag-ahon sa atin. Kaya tayo natutokso ng mga kung anong meron dyan. Yung pananampalataya mo kasi tinitest. Kagaya kanina, yung sa ating devotion, di ba? Ang ganda. Eh, 2 months nagbakasyon, walang trabaho, pero nakasustain. Diba? Sabi ni Rick. Kasi, sabi nga niya sa Mateo, yung mga iyon na, hindi niya pinababayaan eh. Ikaw pa kaya na hininghan ng Diyos sa Genesis chapter 2, di ba? Tayo lang na may hininghan ng Diyos eh. Yung mga hayop, hindi. Kaya po tayo, wag na tayong magdalawang isip. Wag na tayong mamangka sa dalawang ilog. Dapat Monday, Sunday, born again ka. Monday to Saturday, born again pa rin. Amen? Hindi burn again. Kailangan maging straight to the point tayo. Straight tayo kay Jesus. Isa lang yung daan, siya lang yun. Wala nang iba. Kaya kapag niyaya ka ng kaibigan mong gumimik, ikaw na lang sister. Ikaw na lang bro. Alam mo namang masama yung pupuntahan, huwag ka pumunta dun. Pagka nga sa Bible study, ayaw mo sumama, tapos nakakarating ka ng malalayong lugar. Oh. Totoo naman eh. Ito pa, sa prayer meeting natin, online na nga, wala pa tayo. Eh, yung malungkot minsan eh, wala na nga face-to-face, manonood ka na lang, mag-spend ka lang ng time. Kaya nga sabi ko sa music ministry, supportahan. Kasi kami yung tayo yung nandito sa harapan eh. Para yung mga iba nating members sa NCAA family, gumaya. Atin din yan, mag-view sila. Amen? Kaya po kailangan, sa ating pamumuhay, straight lang tayo kay Lord, huwag na tayong palikuliko. Pangapat, ito na po yun. Sana, ito po yung maging yung pang-apat na binhi. Binhing nahasik sa matabang lupa. Sana po, lahat tayo ganito. Lahat ng tao maging ganito. Binhing nahasik sa lupa, sa matabang lupa. Ito po yung tinatawag natin, tinaguriang genuine Christian. Totoo, original, legit, di ba? Walang dents, di ba? Maayos, marunong sumunod. Ito po yung kailangan. Bakit? Kasi ang binhi, yung binhing nasik, tumubo sa matabang lupa. Sabi sa verse 23, at ang katulad ng naman ng binhing nasik sa matabang lupa ay mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Ibig sabihin, dumodoble pa, nagtitriple pa. Kasi, yung binhi, nag-spread sa puso mo. Nangyari sa buhay mo, na nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, sa umpisa pa lang, yung salita ng Diyos nagrema sa buhay mo. Kaya nangyari, ina-apply mo. Diba? Hindi ka gumagawa na nung dati mong ginagawa, nung ikaw ay nasa sanglaan pa. Ito yung sinasabi ko kanina, do sa tatlo na magkakasunod na binhi, na nasayang, iniwan, pinagpalit. Diba? Ito po, binhing namunga. Bakit sa namunga? Kasi una, may pagnanais na matuto at maunawaan ang salita ng Diyos. Yun yung totoo doon. Alam nyo, merong mga Kristiyano, may mga na-born again, umpisa pa lang, tumanggap sa Panginoon, pagkadilat ng mata, di ba, nag-pray, at Lord, inanyayang kita sa aking buhay, maghari ka, at ang pangalan ko po ay sulat niyo sa aklat ng buhay.
at gawing tagasunod nyo. At ikaw at nanaayon sa kalooban mo. Ganun yung prayer eh. Ito po ay pinapanalangin ko, pinaubaya ko ang buhay ko sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Yun yung prayer sa salvation eh. Pagdilat nun, umiiyak pa yun. Kasi nagrema eh. Kaya nangyari sa buhay niya, nagnanais pa siya na mas matuto sa salita ng Diyos. Yun yung binhi na namumunga. May pagnanais. Sabi nga sa Josue o Joshua chapter 1 verse 8, yun nandun sa mga front page ng Bible nating maliliit, huwag mong kaligtaang basahin. Yung atlak-aklat ng kautusan, pag bulay-bulayan mo yon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasado. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Naging mensahe din last time dahil nga Bible month. Pag bulay-bulayan, bigyan ng oras, magbasa. Mas mahaba pa nga yung oras sa Netflix eh. Napupuyat to, alas dos natutulog. Hello? Yung mga mahilig sa Netflix dyan. Diba? Pinapanood yung series eh. Tinatapos talaga. Pabasa mo yung Purple Gospel, Matthew, Mark, Luke dyan. Pabasa mo. Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Diba? Ibig sabihin, dapat ang isang namumunga, ang isang genuine Christian, namumunga. Inuunawa at nagnanais matuto. Gusto pang lumalim sa Lord. Amen? Gusto pang, huwag kang papayag kapatid na hanggang dyan ka lang. Kailangan makita, ipakita natin sa Lord na yung binhing ito ay namumunga sa atin. Lahat naman po rito, genuine eh. May fake ba rito? Wala na yung mga fake, alam nyo. Si Lord, tinatanggal niya yung mga fake. Alam ng Lord kung sino yung totoo at hindi totoong Kristiyano. Sabi ko nga kanina, yung totoong, sabi niya, born again daw siya, pinagyabang. Pero nakita ko doon sa may kanto, ang lutong ng mura, parang bulakan, chicharon bulakan. Nakita ko eh, napahinto ako eh. Si ano yun ah? Napapailing ako, sabi ko, sasabihin mo, born again, panayantindi ng mura. Diba? Nakakalungkot. Pangalawa, binhing na munga dahil pagsasagawa sa iyong pamumuhay. Yung ginagawa mo, nakikita sa pamumuhay mo na ikaw ay natuto. Ikaw ay talagang Kristiyano. Sabi doon, sa Santiago chapter 1 verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap, ano yon, yung salita ng Diyos, binhi, na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Sa lahat ng kanyang gawain, siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos nakakalimot. Yun po yung sinasabi ni James. Hindi nakakalimot. Walang amnesia. Kaya nga kung tayo po ay, ano, sabi magkaroon tayo ng amnesia dun sa mga masasakit na nangyari sa buhay natin, tama yon. Pero dito, sa salita ng Diyos, walang amnesia, huwag kang magka-amnesia rito. Kailangan, natatandaan mo. Hindi man punto por punto, pero yung salita ng Diyos nakikita sa buhay mo. Sabi ko nga last time, minsan, nakakasama mo sa trabaho, matataas na uri ng ano, Kristiyano pa. Pero pag nakasama mo na, meron ka malaking question mark. Ba't ganun? Ba't ganun siya? Hindi ginawa to. Hindi niya pinamumuhay yung salita ng Diyos. Inaral lang niya ng maraming panahon. Nag-doctorate pa. Kaya nga sabi ko last time, baka hindi na ituro. Kailangan po, gawin natin. Huwag natin purong dada lang ng dada. Pagsasagawa sa iyong pamumuhay, isagawa mo. Kung paano mo natutuhan at naunawaan yung salita ng Diyos, isa buhay mo, kapatid. Sabi doon, pangatlo, mag-iisang mabuting patotoo sa iba yon. Kapag ginagawa mo yung pamumuhay ng maayos, nagiging isang mabuti kang patotoo sa iba. Sabi sa Santiago chapter 3, 17-18, ngunit ang karunungan mula sa langit, karunungan, ano yon? Yung salita ng Diyos. Una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Hindi nagpe-pretend. Again, totoo. Walang halong biro. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Amen. Kaya po ang binhi na natumubo sa matabang lupa, pagpasok sa tenga, dumiretso sa isip, dumiretso sa puso. Nagrema. Nag-circulate na yung word of God. Ano kasunod doon? Pang-apat, pagbabahagi na ng salita ng Diyos.
Nagrema na eh. Oh, meron na siyang kakayahan. Marunong na magpatanggap. One week pa lang, oh, pinatanggap ni brother. Oh, maya-maya, nasa fourth stage na. Romans chapter 10 verse 17, sabi doon, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Wala namang, kagaya nga last time sabi ko, wala naman tayo rito, hindi tayo magkakakilala, walang nabuong faith kung hindi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, kung may nangangaral patungkol kay Kristo, pag wala, paano na? Paano na yung next generation? Paano yung mga anak natin? Yung mga bata dyan? Yung mga dati nating New Youth Connect? Kailangan pa rin tayo doon. Kailangan makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos kasi natuto tayo eh. Doon sa mga experience natin, kung paano tayo nadapa, tumayo, pwede nating i-share sa kanila yon. Dati Brad, alam mo, ganito ako Brad. Marami tayo, magkakaiba tayo ng istorya sa buhay eh. May iba dyan, mas mapait pa. Meron nga niyan dati, nagtitinda lang daw siya ng donut, ng Monay, Hot Monay. Tapos sinuhuli pa sila ng gwardiya dun sa Executive Village. Diba? Maraming mga pagkakataong gano'n. Minsan tumira dyan sa mga urban area, nakaranas ng walang kain-kain. Pero bakit ngayon nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon? Kasi naniniwala pa rin, hanggang ngayon naniniwala, nag-i-exist ang Panginoon. Dati-dati, hindi mo alam yung pupuntahan mo. Pero dahil sa salita ng Diyos, nabago lahat. Nagkaroon ka ng future. Amen? Kaya dapat, tayo ay nakikinig. Yung salita ng Diyos, ibahagi mo, ikwento mo. Kwento mo sa klase mo, sa kasama mo. Huwag kang mahiyang born again ka. Minsan kasi ang problema, nahiya kang born again ka. Ano naman? Ako nga, sabi mo, dalawang beses ako'y pinanganak. Ikaw, isa lang. Diba? Panglima, magkaroon ng disciple. Importante yan. Kapag ikaw ay nakapagbahagi ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng disciple. Magkakaroon ka ng ititrain. Nang kapapaano ka na train, ititrain mo siya ng ganun. Paano siya mag-stand? No? Siyempre, samahan mo ng prayer. Sabi sa Matthew chapter 28, 19 to 20, kaya tumayo kayo. Ito yung Great Commission, yung sinasabi ko kanina. Gawin niyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Baptismo niyo sila sa pangalan ng anak at ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Yun yung iniintay natin mga kapatid eh. Yun yung journey natin bilang Kristiyano. Makasama tayo dyan. Part tayo ng Great Commission. Walang binilin si Jesus na magpayaman kayo at bigyan nyo yung alagad ko. Wala po. May nabasa ba tayo? Wala. Baptismo sa pangalan ng anak, ng ama. Wala naman dinutos eh. Kasi yung pagpapayaman, depende na lang kay Lord yan kung payamanin ka. Pero yung kanina, yung kinikwento ko, walang kakagat doon. Pag may pastor na kumagat, alam nyo, minsan dinidisib ng Diablo yung mga lingkod ng Diyos, yung mga leader. Para nga naman pag nadala yung pastor, sige na nga, magretiro na ako sa pagpapastor. Ipaano nila yun, kikwento nila yun sa grupo nila, oh, may pastor kami, pinasuko namin. Sila nagpasuko sa pastor. Napasuko namin yung pastor, nag-retire. Sumama sa networking, nalungkot yun. Malungkot sa body of Christ yun. Diba? Eh dahil ang importante sa atin, part tayo ng Great Commission, magkaroon tayo ng disciple, hindi forever nakaupo ka lang, kapatid. Kailangan mag-train ka, kung anong skill meron ka, turo mo. Natanggap nyo naman ng libre, edi ituro nyo rin ng libre. Nagpapaturo sa'yo mag-drawing, edi turuan mo. Nagpapaturo sa'yo magluto ng scrambled egg, turuan mo. Di ba? Nagpapaturo sa'yo ng kung ano pa, turuan mo. Part ng discipleship yan eh. Si Jesus, ganun ginawa niya eh. Hindi naman kailangan, 12 agad, wala namang ganun. Pa-isa-isa, 2, 3. Small group, tuloy nyo, tuloy natin. Doon nagsisimula yan eh. Eh minsan kasi, nawawalan tayo ng oras. Meron lo na nga, wala pa rin time, wala akong time eh. Next time na lang. Huwag tayong ganun. Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, ito po yung kailangan natin gawin para mapanatili natin yung binhi ng mga sik. Ito po yung mga kailangan. Una, pakinggan ng mabuti ang salita ng Diyos. Isa isip, isa puso, isa gawa, humayo, at isasagawa natin muna. After nun, mamunga tayo, tapos hahayo na tayo. At magtatagumpay na tayo sa Panginoon. Amen. Sige po, tayo'y manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa tanghaling ito, sa pag-iingat mo sa amin. Tunay na ikaw ang Diyos, lahat Panginoon ang meron kami. Kung ano man Panginoon, yung binhing na tanim sa amin, dalangin namin nawa ito'y mamunga pa. Dubaloy pa. Magamit namin, Panginoon, para kami ay humayo at kami ay magtagumpay sa inyo. Hallelujah. Salamat, Lord.
tulungan mo ang aming tainga, ang aming isip, ang aming puso, na unang itong tatlong to ang unang-unang umaabos. Lord, we pray sa congregation, maging yung mga sa kanilang tahanan, nawa ang salita mo, ang Word of God, ang Biblia, ay patuloy na manahan sa kanilang tahanan, sa kanilang buhay. Ito ay maisakatuparan namin alang-alang sa inyong pagtubos sa aming mga kasalanan. Salamat, purihin ka sa ubagang ito. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin sa iyo ang lahat ng kapurian. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Sa pagpalang umaga po sa atin. Hello. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Para naman po sa ating pagbibigay, ang lahat po ay makibukas sa Malakias 3:10. Malakias 3:10. Sabi po dito sa salita ng ating Panginoon, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang bawat isa po ay maaari nang magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go, watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay na napakabuti mo. Tunay na ang pagpapala mo sa buhay ng bawat isa ay nariyan dakilang Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin at patuloy na pinasasalamatan sa aming buhay. Panginoon, ang bawat ika po na ipinagkaloob ng aming kapatiran, naway magamit ito sa inyong gawain. At nawa ang mga nagbigay ay patuloy mong pagpalain, ingatan, at patuloy na protektahan, Panginoon, sa anumang pagsubok sa kanilang buhay. Patuloy mo silang ingatan sa araw-araw na pamumuhay nila, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo sila espiritual, isikal, emosyonal, Panginoon, at maging sa pinansyal. Panginoon, magamit nawa ang ikapong ito sa ikalalago ng iyong gawain. Panginoon, patuloy ka naming pinasasalamatan sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, wala kami, Panginoon, kung wala, Panginoon, ikaw. Maraming maraming salamat po. Tunay na wala kaming kayang gawin, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbago, Panginoon. Kung ano ang katapatan mo noon, ay ganun ka pa rin magpasa hanggang ngayon. Maraming salamat po sa patuloy na biyaya mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po uli sa ating lahat. Wala naman po kasing binilin sa aking announcement, pero ang i-announce ko na lang po sa inyo, isuportahan po natin yung ating online prayer meeting. Yun po yung importante doon. Ating online prayer meeting, suportahan natin. Kahit online po yan, kasi napapansin namin, puro mga pamilyado yun nandun, nasa na yung mga single. Nananawagan po ako, in behalf dun sa ating mga regular na uma-attend, bigyan natin ng panahon yung Wednesday. Alam nyo mga kapatid, yung pong prayer, yan po yung backbone ng ating church. Kung bakit meron tayong ganito, dahil po sa prayer yan. Kaya wag natin kalimutan. Mag-skip tayo ng ilang minuto lang. Hindi naman po matagal eh. Pray tayo. Samahan nyo kami dun. Tsaka,
at ang lagi nating suportahan doon, yung ating ano, yung mga iba ni nating kapatiran na gusto natin akayin sa prayer, eh samahan natin sila. Para maging halimbawa rin tayo. Kailangan makita tayo na tayo yung nangunguna doon. Amen? At suportahan din natin, at tayo po ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung ating live streaming. Sa susunod po na linggo, pwede pa rin po tayo mag-face-to-face. Lagi lang nating ipanalangin na mawala na yung mga Omicron, the rest of COVID variant. Para sa ganun, makapagsama-sama na muli tayo rito sa gawain ng Panginoon sa ating church. At yung live streaming, forever na po yan eh. Kaya po, panyaya ko lang din po, yung mga nakikinig sa akin ngayon, yung mga nandiyan sa inyong tahanan, yung mga kasama rin natin na worker, eh sana po suportahan natin yung ating live streaming. Para naman po yung effort ng bawat isa, hindi masayang, lalo na po yung salita ng Diyos. Kasi importante po yan eh. Lahat ng technology, pasukin natin. Kinakailangan bumili tayo ng equipment para lang mapaganda. Bakit naman po hindi? Para naman po yan sa gawain ng Panginoon. Amen? Sa umaga po ito, tayo po ay magko-closing prayer na. Ah, okay, sorry. Yung mga nag-birthday po, may... Ah, oh, yun. Binabati po natin. Wala tayong ano, no, BTR, no? Yung pong ngayon ba birthday niya? Yung isa, yung birthday ni Saday. Si Saday, si Ma'am Saday, at saka si Brother Kenneth. Sana mabusog nyo kami kahit na hindi na kami kakain sa inyo kasi bawal yung kainan. Amen. Ngayon po, fasting kami rito kasi bawal yung kumain. Okay lang po yun. Ang importante, matuloy tayo, di ba? Meron o wala, tuloy-tuloy pa rin yung gawain ng Panginoon. Sige, palapakan natin si Lord. Inayaan ko po lahat na tumayo. Kung nandyan po kayo sa inyong mga tahanan, tayo na rin po kayo. Amen? Ipapanalangin po natin yung ating gawain. Siyempre, yung ating community, pag-pray natin, yung ating bansa. Especially, may mga sakit po. Ipag-pray po natin, lalo na yung ating senior pastor, si Pastora Bing. Matagal-tagal na natin siyang di kasama. Hindi man tayo sumusuko, naniniwala naman tayo sa magagawa ng Panginoon. Yung sakit, kaya niyang pagalingin yun. Amen? Sige po, at yung may mga prayer request, pwede niyo pong itaas yung inyong mga kamay. Ipapanalangin po natin yan ng sabay-sabay. Hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon na yung mga prayer na nasa inyong mga puso ay tutugunin ng Panginoon sa tanghaling ito. Amen? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Tinataas ka namin, dinadakila namin ng iyong pangalan. Salamat sa mensahe mo. Salamat sa fellowship, Lord, na napagtagumpayan namin sa mga oras na ito. Manginggal sa aming pag-aawitan kanina. Salamat sa pagdaloy ng iyong banal na spirito, Panginoon. Hallelujah. Make us pure, Lord, every day. Hindi lang every Sunday, every week. Salamat po, Panginoon. Dalangin nga namin, God. Pinapalalangin namin sa inyo, God, ang aming bansa. Pray, ang aming government, from national, local, hanggang po sa barangay, ay patuloy mo proteksyonan. Lahat ng ehensya, alam namin na ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang vaccine. Lord, we pray, sana yung mga kapatira namin na sila ay nangusap ka sa kanila, sila ay magpabakuna. Give them wisdom, Lord, in everything, Lord. Bigyan mo sila ng wisdom ang bawat isa, kung ano yung dapat gawin. Sa ganun, Panginoon, ay hindi kami madaling madapuan, Panginoon, ng karamdamang ito. Tulungan mo ang aming bansa, lalo na lalapit na eleksyon. Pray God na kung sino yung mga karapat-dapat na maging bagong pangulo at pangalawa, mga senador and the rest of the local government na nakakandidato, we pray for them sana, Panginoon, kung sino yung karapat-dapat, yun ang ilagay mo. At sana, Panginoon, yung ilagay mo, yung may takot sa inyo, yung takot sa inyo, takot gumawa ng panlalamang sa kapwa o kasamaan. Bagkos ang nasa isipan, nasa puso, ay magserbisyo sa kanyang bayan. Salamat, Lord, sa naniniwala kami na ikaw, Panginoon, ang kapayapaan, ikaw lang ang lahat, ikaw lang ang solusyon, ikaw ang last resort, wala nang iba. Ikaw lang yung aming matatakbuhan sa oras ng kagipitan. Salamat po sa inyo. Dalangin ko, ingatan mo, maging ang peace and order sa buong bansa, maging sa aming barangay. Alam ko, pang-alam namin, marami pa rin gumagawa ng masama. Ingatan mo kami. Tulungan mo kami, ilayo mo kami sa lahat ng kapamakan. Especially Lord, maging yung mga dinaanan ng bagyo nung nakaraan sa Visayas, bagyong Odette, Lord, we pray, makarecover sila yung mga simbahan doon. Lalo na yung mga kasamahan namin sa Missionary Alliance, we pray for them, Lord, yung churches.
Even yung aming mga leaders na nandoon, tumutulong, ingatan mo sila, Panginoon. Sana maabot. Maging yung iba naming mga kaibigan sa ibang denomination, sa ibang lokal doon, sa ibang lugar, Lord, na mga nagpastor doon sa probinsya. Ingatan mo sila. Sana makarecover sila, maging kanilang mga membro, kanilang pamilya doon. Huwag mo silang pabayaan. Salamat, Lord. Tulungan mo ang aming bansa, maging ang aming lugar dito sa Napico. Bless us, Lord. Gawin mo kaming salt and light ang gawain ito. Tulungan mo kami na someday, lumalim pa kami sa inyo. Tulungan mo kami na ang salita mo ay manatili. Patuloy kami, Panginoon, maglilingkod sa inyo. Patuloy kaming maging servant sa lugar na ito, Panginoon. Marami pa kaming makaluluwang mapagtagumpayan at madala sa inyo. Hallelujah. I-bless mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming lumalim pa sa inyo. At dalangin din namin, Panginoon, even God, ang body of Christ, bless them, Lord. Iba-ibang denomination ang aming denomination, ang lahat ng bumubuo ng Kamakop, Lord, ang aming bishop, sa mga leaders, sa aming komisyon, sa ELC, bless them. Lahat ng mga umupo, ang commissioner, lahat na staff, even ang mga pastor, mga missionary around the world, and around the country, bless them in the name of Jesus. Ilayo mo sa lahat ng karamdaman, sakit, o anumang mga problema, God, na hindi kayang lagpasan. Naniniwala kami, wala ka namang binibigay na pagsubok na hindi namin kakayanin. Yung kakayanin lang namin. Salamat po, Panginoon. Bless us, Lord. Even God, ang aming mga kaibigan na nandoon din sa nasa ibang bansa, mga kapamilya, mahal sa buhay, Panginoon, na nag-OFW, ingatan mo silang lahat. At we pray, God, maging ang aming church, ang aming ministry, ang aming local church, bless us, Lord. Even ang aming senior pastor na may sakit ngayon, patuloy mo siyang pagalingin, God. Let be healed in Jesus' name. Kung ano man tinetake niyang gamot, maging instrumento to sa mabilis niyang paggaling sa pangalan ni Jesus, makarecover agad si Pastor Rapi, Lord, in the name of Jesus. In Jesus' name, mightily. Aniniwala kami, Panginoon, you're the great healer and provider of everything. Kaya God, ikaw nagpapagaling, ikaw lamang, wala nang iba. Even Panginoon, kay Pastora Bing, pray for her, Lord. Ingatan mo siya. Sana lahat ng gamot din na tinetake niya, ma-absorb. Para sa ikagagaling niya. Gusto namin siya muling makasama dito. Makatayo muli ito. Marinig namin magmensahe siya. Namimiss namin siya. Someday, Lord, in a perfect time, mangyayari yon. Kung kami ay naniniwala sa iyo at hindi yung pananampalataya namin. Salamat po, Panginoon. Palain mo, God, ang gawain ito. Maging lang bumubuo ng CMT. Kaming lahat, Panginoon, mga leaders, mga workers, Panginoon, ang bumubuo ay by ministry, ang mga kalalaki. Maging yung mga kabataan, mga young professional, even Panginoon, yung mga bata, Lord, mapalaki namin sila nang may takot sa iyo, masunuri sa kanilang mga magulang. At sila ay naniniwala sa iyo at darating ang panahon, maglilingkod din sa inyo. Bless mo, Panginoon, ang bawat pamilya sa amin. Lahat, Panginoon, ang bumubuo ng NCAA family, anuman, Panginoon, ang sitwasyon namin, magkakaiba man kami ng design, Panginoon, sa aming pamilya. Pero naniniwala kami, isa lang ang aming Diyos na kinikilala. Ikaw yun, Lord. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sana, Panginoon, aming pamilya, huwag mong mauhayaang may magkakasakit sa mga anak namin, lalo na yung mga baby pa, yung mga nanganak, Panginoon, yung mga nagpapaaral, huwag mo kaming pabayaan, Panginoon. Even God, ang aming pamilya, mahal sa buhay, yung mga senior citizen dito sa ministry, ingatan mo, extend their life, Panginoon, na makakapiling pa namin yung mga magulang namin, mahal namin sa buhay, mga kapatid namin, pamangkin, mga bayaw, mga hipag. Ingatan mo silang lahat, Panginoon, na someday makasama namin sila sa ministry, sa paglilingkod, mag-instrumento kami para sa kanila, sa aming mga kamag-anak, mga angkan, mga pinsan, mga tiyuhin, and everything, Panginoon, sa mga kaibigan namin, mga katrabaho namin. Naniniwala kami, Panginoon, nagagamitin mo kami as instrument, Panginoon, bilang isang servant, bilang isang genuine Christian. Salamat po. Tulungan mo kami. At dalangin din namin, Panginoon, patuloy mong proteksyonan yung mga pangangailangan namin financially, even, Panginoon, yung mga naghahanap ng trabaho. Lord, bigyan mo sila ng trabaho. Sana ngayong umpisa ng taon na to, mabigyan na sila ng trabaho yung mga nagsisik ng trabaho. In Jesus' name, tulungan mo sila. Maging yung mga nag-aaral, Panginoon, dalangin namin na sana, Panginoon, magkaroon na sila ng bigyan mo sila ng katalinuhan na nagbumula sa inyo, nang sa ganun ang kanilang mga exam online man ay nakakapasa sila, nakukumpleto nila yung kanilang mga project, yung kanilang mga module, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. You are the sources of everything. Wala naman kaming may pagmamalaki, Panginoon. Kami ay panandalian lang. Ikaw ay panghabang panganahon, Panginoon. At naniniwala kami doon sa eternal life. Wala nang magugutom doon. Wala nang problema.
Wala nang malulungkot doon. Wala nang iiyak doon, Lord. At yung paghihintay namin ay sulit. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa katiyakan ng buhay namin. Tunay na ikaw ang Diyos. Hallelujah. Kaya minsan, Lord, nakakagawa kami ng mga pagkakamali, patawarin mo kami. Minsan, nakukompromise kami, patawarin mo kami, Lord. Tulungan mo kami, maging tuwid kami. Maging masunuring kami sa lahat ng pinapagawa mo sa amin. Hallelujah. Purihin ka. Ikaw lang ang aming tinataas dahil ikaw lang yung aming Diyos. Wala nang iba. Napakabuti mo. Hallelujah. At dalangin din namin, Panginoon, ang lugar na ito, ang aming simbahan, walang tao. Pag walang nagbabantay, wala kami CCTV o ano paman, pero ikaw, Panginoon, yung magbabantay sa pangalan ni Jesus. Palubyutan mo ito ng banal ng mga anghel. Ilayin mo sa lahat ng mga magnanakaw, manloloob. Walang ginawa, kundi mamerwisyo ng ibang tao. Alisin mo sa pangalan ni Jesus. Wasakin mo, alis pa, alisin mo. Huwag mong hayaan, God, na may mangyaring hindi maganda sa lugar na ito. Sa lahat ng mga pinundar namin na bunga ng panalangin, huwag mong hayaan, Panginoon, na ito ay mapapasok man o anuman mga mangyayari, God, Jesus. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang simula, ikaw rin ang wakas, at ikaw ay muling babalik. Salamat. Purihin ka, itinataas ka namin. Ang pagpapala ng Diyos Ama at ang pagrasya ng kanyang anak at ang patnubay gabay ng banal na Espiritu ay sumating lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay magsabi na amen. Tayo po ay magkamayan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Enjoy po natin ang moment. Jesus name. Oh.
love you more than I can say.